Sige po, magsimula tayo. Magandang araw po sa inyo, mga kapatid dyan sa Panginoon. Bago po tayo magsimula, maganda po na batiin natin yung katabi natin ng Happy Passover po. Ngayong araw po ay nag-celebrate tayo ng Feast of Passover. Naniniwala tayo na ang ating Panginoon po, hindi po siya mamatay taong-taong, kundi ang ating Panginoon ay buhay po magpakilanman. Kaya sa araw po nito, tayo po ay magsaya. Bago po yun, nabasahin ko po muna sa inyo yung salita po ng Panginoon upang maihanda po ang ating mga puso. Kunin po natin yung mga Biblia natin at buksan po natin ito sa Awit 13 verse 4 po hanggang 5. Awit 13 verse 4 hanggang 5. Ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Purihin si Yahweh, siya ay awitan ng lahat ng mga tapat na mga hinira. Ano daw po yung dapat natin gawin? Dapat daw po natin purihin si Yahweh o purihin po ang ating Panginoon. Awitan siya ng mga pahuli. Kayong ginitain ang mga ginawa ng Diyos na banal, ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal niya ang kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. The Lord is good. Ang abang may hapis at tigmak sa mukha, sa buong magdamag, sa mukhang liwayway ay wala nang lungkot, kapalit ay galak. Diba? Sabi nga po dito na gunitain natin yung mga ginawa ng Panginoon. Ay din po, lahat tayo naranasan natin yung kung gaano kabuti ang Panginoon ng mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon. Maganda na gunitain natin yung at masambit natin sa Kanya as we worship Him po. Sabi nga, ang Kanyang mga ginawa ay alalahanin po at pasalamatan. Patuloy po na gumagawa sa atin ng Panginoon. Patuloy po na naranasan natin ang pagkilos ng Panginoon. Sabi nga, hindi nagtatagal ang Kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may halis at igmak sa luha, sa buong magdamag, sa mukhang niwayway, ay wala niyong lungkot, kapalit-tay ka na. Diba na talagang kung may mga pagkakataon man na nakararanas ng kalungkutan po, pero sabi nga nito, kinabukasan, napapalitan niya ng kaaniwan po. Hindi po yung kaaniwan na nagagaling sa mundo o yung kagalakan, kasiyahan na meron sa mundo, kundi yung kasiyahan po sa presensya po ng Panginoon. At sa araw po ito na pinagdiriwang natin yung Passover po, ito po yung pag-aalala natin sa isang kaparaanan po ito ng pag-aalala natin dun sa ginawa po sa atin, ginawa po ng ating Panginoon Jesus nang ialay niya ang kanyang buhay po para sa ikaligtas ng bawat isa sa atin. Kaya marami tayong dahilan upang purihin siya at pasalamatan siya sa mga bagay niya ito. Kaya sige po, tayo po'y patuloy na magpuri sa Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon at sabihin mo yung mga kahangahangang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Lahat ng papuri, lahat ng pagsama. Hallelujah, Lord God. We worship you, Lord. We magnify your name, Lord God. Truly, Lord, na napakabuti mo, Panginoon Diyos, at ang kabutihan mo ay walang hanggan, Panginoon. Yan ay hindi nagwawakas, Panginoon Diyos, ang pag-ibig mo. Patuloy na yan ay pinaranas mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, marami pong salamat, Lord God. Marami pong salamat sa kagandahan loob mo. Marami pong salamat sa pag-aalay mo ng iyong buhay, Jesus, para sa ikaligtas ng bawat sa sinamang words sa araw na ito na kami nag-celebrate, Lord God, this feast of Passover, Panginoon Diyos. Patuloy po, God, na puloy mo ng katalakan ng aming mga puso, Panginoon. At ikaw, Lord, ang siyang sumama sa amin sa gawain katulad nito, Panginoon. Naniniwala kami na hindi ka na luminatahan, Panginoon. You are working, Lord God. You are moving, Lord, in our needs, O God. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, humihingi kami ng kapatawaran. Ano man ang nagawa namin, kasalanan, patawarin mo ang bawat isa sa amin, O God, at misin pa kami, pakalimisin mo, Panginoon Diyos. Mangyari, Lord, ang iyong kalooban sa aming kaligayaan, at ikaw ang siyang maitanghal, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Natalian namin, ano man gawaan siya, Lord God, sa aming kaligayaan, ang iyong kaguluhan, Panginoon, bagaba, Lord God, spirito ng pagkatakot, sakit, kasalanan, any deception from the enemy, Lord God, we bind that in the name of the Lord Jesus, O God. And we lose, Lord God, spirit, Lord God, of joy, Panginoon, zealousness, Lord God, in worshiping you, Lord God, the truth of your word, Panginoon, healing in the name of the Lord Jesus.
Jesus, O God. Righteousness and holiness, Panginoon, O God. Lord, kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, Diyos. You apply the blood of the Lord Jesus, O God, na siya nabuko sa cross of Calvary, Panginoon, sa bawat para sa bawat isa sa amin, Panginoon. We worship you, Lord God. We magnify your name. Hallelujah, hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. You are God, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Ooh, yeah.
Thank you.
Hallelujah, hallelujah. So sige po, tayo po'y makaupo. Be in the presence of the Lord. At napakaganda na, nandito muli tayo para sa ating live, no? Every live at church. Remember, we're celebrating the Passover. At ito po ay isa sa mga binigay po sa atin ng Diyos upang maging tanda o signs at para makita natin na during this time, itong every Passover na dumadaan, eh, meron pong significance ito. Meron po itong ibig gawin ng Panginoon. Kasi ito po yung mga feast of the Lord na tinalaga niya, na nilagay niya upang mabantayan natin ang mga panahon na dumadaan. So tandaan natin kapatid, mahalaga po sa Panginoon na ang kanyang mga anak ay mag-celebrate ang Feast of the Lord. This is not only the Feast of Jerusalem or Israel, but Feast of the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, Feast of the Lord to. At dito ay maganda na makita natin yung ginagawa ng Diyos sa buong mundo. Actually, no, kung alam lang ng buong mundo na ito yung the greatest feast, the greatest gift na ibinigay sa atin ng Diyos upang makita natin na during this time, pinatay ang ating Panginoon. Bumaba siya sa langit, sa kanyang trono, bumaba rito sa lupa upang ipahayag na may pagliligtas na gagawin ng Panginoon. At ito ay ginanap during that Passover, yung time na siya pinatay sa cross ng Calvary, nung bago siya pinatay, nagkaroon sila ng communion, kaya mamaya may communion po tayo, tawagin nila the Last Supper, at tayo naman po, yung communion na yun, by his body and by his blood, no? Ang totoo pong nangyari doon, after that communion, dinala na po siya doon sa Golgotha, sa Calvary. At doon ay pinatay na ang Panginoong Jesus. At yan yung pinaka-significance ng lahat-lahat ng iyan. And even yung Passover, nagpapakita natin mamaya, na itinuro ko na rin sa inyo last week, o last Sunday, na dumaan ang Passover sa land of Egypt para iligtas po ang mga taong nagdedepende po sa dugo. At yan po ay tanda natin, sa dugo po ay may buhay. So anyway, hindi ko na po explain ng malalim yan, pero ang maganda makita natin ang significance nito. The Lord is with us. Buhay po siya. Hindi po siya namatay nung Biyernes at hindi rin po siya namatay nung Webes, no, sa Hebrew calendar. At siya po ay isang beses pinatay, isang beses nilibing, at siya ay nabuhay na muli sa ikatlong araw. So, sige po, tayo po ay patuloy na makinig ng ating mga ng ating mensahe dahil mamaya magko-communion po tayo tulad po ng sabi ko kanina. At nulit ko sa mga bago, may mga bago ulit tayong viewers, no? Viewers, no, na gamit lang po kayo ng earphone saka yung kung meron kayong Bluetooth speaker. Paulit-ulit lang ako diyan dahil gusto natin tulungan ng bawat isa, no? Kaya nga sabi ko sa mga patiran, no, kung meron kayong mga kaibigan na pag nag-comment sila, ba't ang hina? Bakit ganito? Sabihin nyo lang, tulungan nyo lang sila na gumamit ng earphone at kung may Bluetooth, mag-Bluetooth lang po sila. Kasi Bluetooth, yes, Bluetooth speaker pala. Para malinaw po na nare-receive ng buong pamilya ang ating mensahe. Amen po ba? Amen. At remember, church, yung discipline of worship natin. Ano? Kasi lagi kong sinasabi ito, kasi para pagdating ng next year, kasi baka next year mag-open na po tayo sa church. Hello? So, ganoon ang tagal ata niyan. So, hindi po natin alam, no? Pero sa akin lang po, kung tutusin, gusto ko po talagang bukas na. Pero wala pa pong masasabi. Wala po pa talagang definite date kung kailan matatapos ito. At importante, nagtutuloy ang ating gawain, may ginagawa ang Diyos, may plano siya, may gusto siya ipakita, no? Kasi dahil nga rin sa kagagawa ng tao yan, talagang it's about time, para bang sabi ng Lord, it's about time na ito na yung oras, ito na yan. Who knows, ha? Hindi ko sinasabi definite na gano'n. Pwede ko sabihin na may gagawin ng Diyos. Ang importante dyan, talagang may gagawin siya,
ipadadaan niya yung mga dapat dumaan. Tanda natin, dumaan ng 17th century, 18th, 19th, 20th century, dumaan ng gera, dumaan ng World War I, World War II, pandemic, etc., famine, wars, and rumors of wars. Nasa Matthew 24, dadaan po yan. Nangyari, tumapat po sa ating panahon ang pagdaan ng worldwide virus. Dati ang mga virus lang po ay napakaliliit, no? Kumbaga sa ano, ay, ito po ay pandemic, napakalaki. So, maganda patuloy nating matutunan itong gawain natin. Una-una, kailangan po talaga tayong gumawa ng paraan at binigyan tayo ng wisdom ng Lord sa pamagitan ng FB Live ay makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi kung isipin natin, pag sarado rin ang church, di ba? Hindi tayo makapunta eh. So, praise God for this equipment or this instrument na binigay sa atin. At napakaganda na through this ay magkakaroon tayo ng ugnayan. No? Makakapagbigay tayo ng message o message ng Lord sa mga tupa niya. At para patuloy ang pag-aalaga, patuloy ang pagkain natin sa spiritual na aspeto ng ating buhay. So, hindi po tayo dapat matakot. Ang kailangan lang ay gawin natin yung kalooban ng Diyos na kung paano tayo patuloy sa buhay spiritual, na hindi na po yung napabayaan na lamang. Hindi po kasi, ano yun eh, 40 yung mga ganun, ano? So, maaari, harapin natin ang araw-araw na pamumuhay ng mga tupa ng Diyos kasi dito na po tayo nilagay. Sabi ni Pedro, as an overseer, tingnan natin yung katayuan ng mga tupa ng Diyos. So, ulitin ko, happy Passover to all of you. Sabi mo, happy Passover sa katabi mo. No? We need to celebrate this Passover kasi ito po yung time na kung saan ginawa ng Diyos na napatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Napatawad yung kasalanan natin eh. So mamaya mapapaliwanag pa natin ang gusto. Hindi na po tayo gagawa. Ulitin ko, hindi na po tayo gagawa ng mga rituals, ng mga Jewish rituals, no? Kung ano yung ginawa ng mga Hudyo nung araw na nagluto ng matcha at unleavened bread or gumawa sila ng mga bitter herbs, yung mga hisop, yung mga kung ano-ano pa po yan. Educated po tayo dyan na nakuha na pag-aralan na po natin nakaraan yan, pero pinag-aralan lang natin ano lang yung experience nila at ginawa lang din natin. And all of the Feast of the Lord, ginagawa natin yung Pentecost, yung Rosh Hashanah, no? Lahat po yan, ginagawa natin yan. No? Kasi it means pinaparanas lang natin sa church. Pero hindi po ibig sabihin na kapag hindi natin nagawa yung rituals na yun, hindi tayo nag-celebrate. Oh, I tell you, church, hindi po ganun yun. No? Kasi we live by the Spirit and not by the flesh. So it's in short, ano yung nasa puso natin? Ano yung heart natin towards this Rosh or this Passover? No? Actually, simple lang eh. Lagay mo sa puso mo, we celebrate this by the Spirit, at kung ano siya sabi ng Lord, tunutsok sa atin, magsaya tayo, makiselebrate tayo, makisaya tayo sa kanila, at yan po ang gusto ng Panginoon. Na hindi natin ine-neglect yung significance ng Passover. Na talagang nandyan yung puso natin. Eh, kung makakapunta lang po ba tayo ng Israel, why not? Diba? Pero hindi naman po ibig sabihin, pag di mo nagawa yung rituals, hindi na tayo nag-celebrate. So hindi po ganun. Ha? So napakaganda na sariwain natin sa ating isip. Sabi nga, yung communion eh. No? Actually, yung communion, yun yung Passover. Kung titignan mo, week o monthly, ginagawa po natin sa church yun. Kaya, maganda po by the Spirit. Obviously, ito pong Passover is kamatayan po o dito po pinatay ang ating Panginoon. Remember, we will sa teaching ko po ngayon dahil sa impression sa akin ng Lord, kasi sabi ko nga, itong time na to nung pumasok ang COVID-19, almost ang ituturo po natin dito is hindi po yung COVID-19. Kasi inulit ko, hindi po ako expert doon. Hindi po ako gagawa ng vaccine or para yung mga, para masugpo yung sakit or gagawa ng gamot para ma, you know, alam niyo ibig sabihin. Hindi ko po role yun. No? Hindi ko po, wala po yung expertise ko doon. Ang aking po is
we will concentrate doon sa sinasabi ng Panginoon. At nakita ko nga po na napakalakas ng hudyok ng Panginoon sa akin. No? I don't know sa iba. Pahala sila. Pero sa akin, ay sabi ko, Lord, ayokong matawag dito, mawala doon sa gusto mong mangyari. Kasi ang talagang gusto ko po, kung ano yung mismo gusto ng Diyos na gawin during this COVID-19. Hindi, sabi ko nga sa Lord, Lord, ayoko manggaling sa kaisipan ko lamang, ayoko manggaling sa parang iniinvento ko dahil sa takot o dahil sa kung ano pa man. Ayoko po yung ganun eh, kasi talagang useless na. That's a waste of time. Kailangan talaga as a Christian, as a pastor, tanungin mo ang Panginoon. No? Alamin natin kung ano yung nasa puso at isipan niya. Kasi pwede tayong mag-declare ng goodness ng Lord at any time of the day. Wala masama doon dahil nasa salita niya. But what kung na-extended? What kung no, hinihingi natin ng healing ngayon pero hindi pa nangyayari? Pero mangyayari yun. Alam mo kung saan? Sa'yo, healed ka na. Amen po ba? Hindi ka maa-apektuhan. Alam mo ang na-apektuhan lang ngayon? Simple lang. No? Maaring dahil nagpabaya sila, imbis na sumunod sa gobyerno, hindi sumunod, so nahawa. Amen po ba? Naintindihan natin. So in short, kagagawan lang din ng tao yan. Amen po ba? So, in our part, ano yung dapat nating matutunan dito? All we have to do is to be humble. No? Magpakumbaba, sumunod sa gobyerno, sumunod sa mga sinasabi, at doon tayo mananahan. So ngayon, gusto natin makita yung ano yung gusto ng Lord na matutunan natin during this COVID-19. At yung matututunan natin, I tell you church, makinig kayo, yung matututunan natin, isasabay natin yung application. Amen po ba? Isasabay natin to dahil ito yung gusto niyang marinig natin. Ito yung gusto niyang gawin natin. Actually, ang ituturo ko sa inyo, we will concentrate on the works of the Trinity. Pwede ba sabihin, wow, pastor, paano yun? Kasi alam mo, marami nang nakakalimot. Hindi ko tuturo yung doctrine of Trinity, no? Hindi ko tuturo yung ano yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi po. Yung flow ng Holy Spirit na dapat maintindihan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, church, huwag kayong bibitaw. Kahit na hindi yung taga-church natin. Marami pong nanonood na hindi taga-church. Pero I tell you belong to the church of God. Amen po ba? Pero tuloy-tuloy lang tayo, huwag natin bitawan itong teaching na to kasi hindi natin makukuha ng buo. Kasi tandaan natin to church. Mahaba po ito. Mahaba po itong labanan na to. Naamin ko sa inyo. Pero huwag po natin, hindi po tayo dapat mawala ng hope o ma-discourage tayo kung ito man ang gagawin ng Panginoon. Dapat niya tumibay tayo. Simple lang. Si Abraham, no, para maintindihan natin. Si Abraham pinangakuan ng anak na si Isaac. Nasabi ko na yan before. Ano pinangako sa kanya? Si Isaac. 75 years old po si Abraham nung pinangakuan si Isaac. Si Sarah po is 65 years old. Babae po na 65 years old. Pinangakuan ng mga anak. Bibigyan ng anak. Nung dumating yung 75 siya, sinabi ng Lord, magkakaanak ka. Pagdating po ng 80, wala pa yung anak. Pagdating ng 85, wala pa. Sinabi ko na to. Pagdating ng 90, wala pa rin. Pagdating ng 95 years old siya, wala pa rin. Pagdating ng 99 years old siya, wala pa din. Take note ha. Pero, anong nasa puso ng Abraham? Ang sabi sa Hebrew, lalong tumibay. Lalong tumindi ang pananampalataya ni Abraham. Bakit? Kasi tinayuan niya yung pangako. Naintindihan po ba natin? Tinayuan niya yung pangako. At pagdating ng 100 years niya old, doon po lumabas si Isaac. Church, tignan natin ang gusto yan. Tayo pinangakuan tayo. Kailan ka pinangakuan ng Diyos? Nung tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Kailan yan? 5 years ago? 10 years ago? 15 years ago? In my case, 33 years ago? Pinangakuan ako that I am healed 2,000 years ago. Tapos ngayon, bibitaw ako doon sa pinangako. So ano na mangyayari sa pangako? Naintindihan natin? Ito yung pangako ng Diyos, hindi po ito pangako ng tao. Ang tao po ay
kadalasan, nagsisinungaling. Pero ang Diyos, sabi nga sa Biblia, hindi po siya nagsisinungaling. Pag sinabi niyang, eto, eto, ang may problema, tayo. Amen po ba? Paano natin hinahawakan yung pangako? Ang pangako niya, pinagaling na kita 2,000 years ago. And what is COVID-19? Anyway. Hello? Ano magagawa ng COVID-19 sa'yo? Pinangakuan ka na. Naintindihan po ba natin? It is past tense. Tapos na. Matagal niya nang ginawa 2,000 years ago. And not only yung healing for the, or yung mag, hindi ka maapekto, hindi ka mahahawa, pati yung provisions, yung kakainin mo sa pagkainan. Meron nga inilagay lang ng Lord sa akin, minsan makikita mo, wala ka ng pagkain eh. Magugulat ka, biglang magkakaroon ng pagkain eh. How come? Paano yun? Hello? Ang Diyos ang naghihimala. Naintindihan natin? Kaya niya magpaagos ng tubig sa ilang. Ilang beses, dalawang beses, I tell you, church. Tuyot na tuyot yung lugar, pinaagos niya ang tubig. And ano pa yung mga sinabi sa iyo, ano pa yung mga pinangako sa iyo ng Diyos? Ha? Ano pa yung mga sinabi niya pertaining sa Word of God? Napakadami. Kaya lang hindi natin niyayakap eh. Kadalasan nakatingin tayo doon sa nangyayari sa paligid eh. Masyado tayong nakatingin sa sitwasyon. Yan ang sitwasyon, ginagawa na nga ng paraan ng government eh. Napakabuti nga ng ating gobyerno. Napakabuti ng mga ibang tao, gumagawa sila ng paraan. Sina Bill Gates, nakita ko pa nga, parang inano pa yung mukha niya dun sa, ng cake eh. Binuhusan ng cake yung mukha niya, I don't know, ano yun. Isipin mo, bakit ginawa pa sa kanya, samantalang ginagawa niya na yung paraan. Tapos, yung ibang mga, ibang bansa, gumagawa na rin sila ng paraan para lang masumpo o mabigyan tayo ng vaccine. And, kasalamat tayo dyan sa mga gawa na yan. Hello? Pero dapat, bilang Christiano Church, tayo ang may hawak ng promise, ng promises ng Lord. Tayo may hawak ng pangako, let's declare it, di ba? Kaya lang nga, kung ang mangyayari, maaantala. Kung ang mangyayari, may extend itong COVID-19. So, walang problema. Amen po ba? Sasama ba loob natin? Mamumblema ba tayo? Gagawa ba tayo ng mahakbang para lamang mawala na to? Eh, hindi po. Ang gagawin pa rin natin, yung pangako ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo yung pangako ng Diyos. Ano ba pinangako sa'yo ng Diyos? Ligtas ka. Hello? Ano ba pinangako sa'yo ng Diyos? Kakain ka sa hapagkainan nyo. Ano pinangako ng Diyos sa'yo? Hindi ka mahahawa. Hello? Ano pa pinangako sa'yo? Napakadami. God is with you. Who can be against you? Hello? Kaya nga, dito binababaybay natin is the Trinity. Pwede mo sabihin, Pastor, paano yan? Makinig ka para maintindihan mo paano baybayin to. Siyempre, alam natin ang Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ano yung God gawin niya? Kasi, hindi ko na ikikwento ko sa inyo na yung mga promises ng Lord. Hindi yung kung paano simula Genesis hanggang Revelation, si mukhang, Pastor, abuti tayo ng 100 taon bago matapos yan. Eh, totoo po. Pero hindi po yun. No? Ipapakita lang natin ano yung ginawa ng ama, ano yung ginawa ng anak, mabilisan to. Baka mamaya, isang minuto lang, tapos na ako eh. Pero hindi, dapat maintindihan natin the flow of the Spirit. Kaya nga church, alam nyo to, nakikinig kayo sa akin. Ang banal na Spirit na sa ating kalagitnaan, kumikilos siya. Nilalagay niya sa puso natin yung mga salita niya. Amen po ba? Kahit nakaupo ka dyan, masakit ang paa mo, ipag-pray mo, God is healing right now. Hello? Kung meron kang problema sa tiyan, sa oras nito, sa abdomen mo, I believe meron sa upper liver mo, may masakit, God wants to heal you right now. Huwag mong limitahan ang Diyos. Ang naglilimit kasi sa Diyos, yung kaisipan ng tao. Ang naglilimit sa pangako ng Diyos, yung pananampalataya niya doon sa sinabi ng Diyos sa kanya. Yung paniniwala niya. Ayaw niyang paniwalaan eh. Mas iniisip niya pa yung sakit. Mas iniisip niya, masakit ng ulo ko eh. Talaga sakit ang ulo mo. Oh. Kung yung sinabi mo sa, sinabi, God is
I'm healed by His stripes. I'm healed 2,000 years ago. This is the promise of the Lord. Then so be it. What a man think it in his heart, so we see. Yun ang gagawin ng Panginoon. At church, kailangan natin makinig sa salita ng Diyos, especially this perilous time. Huwag na natin isipin, ba't ngayon ka lang nag-isip? Kailan ka pa mag-isip? Amen po ba? Hindi mo na may balik yung nakaraan. Di ba? Forget what lies behind, pursue what lies ahead. Dito na tayo. Eto na. Binibigyan na nga tayo ng Lord ng pagkakataon eh. Binibigyan na tayo ng Lord ng mga opportunity na lumapit sa Kanya. Amen po ba? Pwede mo sabihin, kasi nakakatakot, kaya ka lang lumalapit. Huwag mo na isipin na yun. Ang isipin mo, lumapit ka ngayon by heart. Amen po ba? By heart. We will concentrate sa mga susunod na linggo pertaining sa power of the Holy Spirit. Kasi, makikita natin, ito po yung neglected part sa triune God, o sa Trinity. Dalasan, nakapapasin natin, the Lord Jesus, God the Father, the Lord Jesus, the Holy Spirit, wala na. So, alam niyo, church, ang solusyon po dito, the blood of the Lamb and the power of the Holy Spirit. Because we will speak to this mountain and be moved. We will speak to this sickness, be gone. Binigyan tayo ng power and authority ng Lord. Sometimes hindi natin ginagamit. Hello? Walang masama sa blood of the Lamb. Talagang blood of the Lamb, ang pinaka-initial, ang pinaka-simula. Siyempre, yung creation, siyempre, tas yung goodness ng Lord, yung glory niya, and then, the blood of the Lamb. Kasi, without the shedding of His blood, hindi po mapapatay, hindi po maiayos ang lahat, hindi po mapapatay ang kilos ng kaaway. Amen po ba? So, we will concentrate on this. Remember that the Father showed us His goodness. Remember, paano napakita ng God the Father ang kanyang goodness? It pertains through His creation. Gusto natin makita to. Gusto kong mabaybay lang muna natin ng konti yung paano tayo papasok ng Passover, paano tayo papasok ng Pentecost, kasi after 50 days of this day, itong Pentecost day, papasok po ng Pentecost. 50 days po yan. Ay marami po nagpo-prophesy dyan. I don't know, di ko naman napanood yung kanilang prophesy. Narinig ko lang dito sa misko. Pero ang punto talagang pag-aaralan natin yan. So why did God created things? Kailangan maintindihan lang muna natin. Mabilis lang po ito. Kasi gusto kong makita natin bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mga bagay-bagay dito sa mundong ito. So God created things because this is for His glory. Para sa Kanyang kaluwalhatian. Kanino raw? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. For His glory. Sabi mo sa katabi mo, for His glory. Kaya kung titignan natin sa, excuse me, Romans chapter 1, verse 20 to 21, mula pong nang likain ang sandibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, the glory of God, bagamat hindi nakikita, ito po yung nangyari kasi, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay ng kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. Dalasan yung glory ng Lord, yung nilikha niya, etc. Hindi na nakikita to. Pero yun ang magpapaunawa sa atin na merong Diyos. Yun ang magpapaunawa sa atin, yung nilikha niya, that is His glory. Because for me, the glory of God is His goodness. At pagdating sa verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, tayo daw mga tao, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Hindi nila glorify. Hindi nila tinaas ang Diyos. Binaliwala. Mas niniintindi nila yung buhay nila. Bakit kailangan ko ba ang Diyos? Hindi ah. Lukewarm, yun ay turo ko nung Friday ba yun? Na halos na talaga nga, dahil wala silang kailangan eh. Kaya hindi nila kailangan ng Diyos. Hindi nila kailangan yung goodness ng Lord. Hindi nila kailangan yung kusino ang Diyos sa buhay nila. Kasi mayaman sila. Kasi wala silang pangangailangan. Kaya yan ang nangyari sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluwalhati bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran, ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Kaya tignan mo church, sino ang naging
Sino ang sumira? Hello? Sa buhay ng tao. Ang tao rin. Kasi hindi nila kinilala ang Diyos na buhay. No? Tanda natin, kailangan ito ay may relasyon. So actually, napag-aralan natin mga nakaraan niya relasyon. Pero babanggitin ko rin mamaya yan. Pero nangyari ito sa kawalan ng pananampalataya ng tao sa Diyos. Kaya ganyan, napahamak ang tao. Mas nanaig sa tao ang laman, hindi ang glory ng Lord sa akin. And the glory of God is His goodness. Yung pangako, ulit ko ah, isa sa mga meaning for me ng glory ng Lord is the goodness of God. Pinangakuan ka na, ayaw mo pang maniwala. Hello? Kaya ang ganda kung sasariwain mo, ano ba yung ginawa ng Diyos? Paano siya nakipagrelasyon sa'yo? Ano ba yung pinapakita niya sa atin? Ano ba yung dapat natin tayuan? Kahit na maganda yung buhay o masama man yung buhay, lalo na, anong dapat natin tayuan at this perilous time? Itong nakakagimbal na oras o na panahon. Ngayon, sino ba hindi? Okay bang COVID-19? Okay ba yan? Lahat ng tao, tanungin mo, hindi. Hello? Yung first week nito, o first month, I believe, ng COVID-19, siguro mga February, March, sabi ng iba, lalo na sa ibang isa-isang bansa na biglang dumami yung may sakit, sabi niya, oh, it's a science fiction. Yun ang treatment niya eh. So, hindi ko ginoglorify ang COVID-19, pero ang point ko, yun eh, malupit pala yan. So, dapat paniwalaan. It's the same with these people. Ayaw nilang paniwalaan ang glory ng Diyos. Ayaw nilang paniwalaan na ang Diyos ang siyang magliligtas, ang Diyos ang siyang napakabuti. Kapag nasa kamay ka ng Diyos, wala ka ng problema. Amen po ba? No one can snatch you out from His Father's hand, even from Jesus' hand. Kasi ligtas ka. Huwag tayong maniwala na pag lumakad tayo sa kalye, yes, ginawa mo na lahat, ha? Inulit ko, church. Naka-face mask ka, nagsa-social distancing ka, hello, umiiwas ka sa mga lugar na kung saan ang matao, syempre, kailangan mo mamalengke. Anong gagawin natin? Sana yung palengke, pupunta sa bahay mo. Eh, kaso hindi. Kaya lalabas ka, pupunta ka doon, pero kang kailangan ayusin, dapat mong tugunin. So, gawin mo lang yun. As an innocent person pertaining to this, hindi ka namang didigdir na, hindi ako makahawa. Sige, pupunta ako, lalapit ako dyan. Yakapin ko pa yan eh. Hello, bahingan niya pa ako, hindi ako makahawa niya. Kasi, I tell you, church, huwag mong gawin yun. Kasi may wisdom tayo. Una-una, hindi ka sumusunod. Di pa paano yung protection ng Diyos sa'yo. Yun yung point ko eh. Hello? May pangako. Pero gamitin mo sa ayos. Amen po ba? At ang pangako ng Panginoon ay tatayuan niya yun. Lagi kong idinidiin to sa inyo. Bagamat ayaw mong pakinggan ito, okay lang. Hindi naman ako mapapamak eh. Hindi naman natin. Pero pag napahamak ka, marami namang kape dyan eh, di ba? Kape, tsaka biskwit. Diba? Ano ba tawag doon? Oh, may mga manipin. Di ba? Buti kung ibuburol pa nga, sabi nga ni Presidente. Hindi, tuloy-tuloy na nga kagad sa ano eh. Sa cremation eh. Hello? Pero hindi na po dapat mangyari yun. No? Kailangan makita lang natin. At ito na, why did God created these things? For His glory, para sa mga taong nilikha niya. Tingnan mo ang ganda. Sundan lang po natin. Isaiah 43 verse 7, bawat tinatawag sa aking pangalan, sila na aking nilikha ay para sa aking kaluwalhatian. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So kung makikita mo, sila na aking nilikha ay para sa aking kaluwalhatian. Sila ang para sa aking glory. Yung nilikha niya. Oo, yaong aking inanyuan. Oo, yaong aking ginawa. Yung po yung, yun yung mga tao na ginawa niya para sa kanyang glory. Napakaganda yan. In Isaiah 49 verse 3, at sinabi niya sa akin, ikaw ay aking lingkod Israel, na siyang aking ikaluluwalhati. Ang tao, nilikha niya for His glory.
Hello? Dapat makita natin ito eh. Para makita natin yung pangako ng Diyos sa time ni Jesus, sa time ng God the Father, time ng Lord Jesus Christ, time ng Holy Spirit, ay nananaig yan. Amen po ba? Hindi yan humihina, hindi yan nababawasan, hindi yan nawawala. Yan ay patuloy na tumitibay kung yayakapin mo yan. Amen po ba? Kaya ka ginawa ng Diyos para sa glory niya. At doon siya masayang-masaya. Naintindihan ba natin? Doon niya ipapakita sa iyo na talagang inaangkin ka ng Panginoon dahil dito nga sa kanyang gustong ipaliwanag sa atin. Sa pagitan nito. In Isaiah 40 verse 4 to 5, ang mga lugar ay nag-glorify ang Lord sa mga nilikha niya. Sa Isaiah 40, 4 to 5, bawat libis ay matataas at bawat bundok at burol ay mabababa. Ang mga bako-bako ay matutuwid at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at sama-samang makikita ng lahat ng laman, lahat ng tao, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ang lahat daw ng mga lubak-lubak ay papatag. So in short, lahat ng nilikha ng lugar, places, or whatever, ay maganda at at gaganda. Because that is His glory. Yan yung pinangako niya. Yan yung sinabi niya. Amen po ba? Sinabi niya rin sa Isaiah 44:23, mapapasin niyo, puro Isaiah to ha. Kasi dito po nilaglad ng Panginoon ang kanyang glory. Isaiah 44:23, isa to sa mga book mo. Umawit ka, O langit, sapagkat ginawa iyon ng Panginoon, kayo'y sumigaw. O mga mabababang bahagi ng lupa, kayo'y biglang mag-awitan. O mga bundok o gubat at bawat punong kahoy doon, sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob, ang Jacob, at luluwalhatiin ang kanyang sarili sa Israel. So lahat ng tao, in all places, no? Lahat nito ay dapat magpuri sa Diyos. Dapat kumanta, umawit, magsayaw, etc. Dahil ito ay nakakapagbigay glory sa Kanya. Dahil tandaan natin, ang glory ng Lord, nulit ko, this is His goodness. Kung para makita natin, baka sabihin na nalalayo ang aking mensahe, hindi po. Out of this COVID-19, the Lord will show His goodness. The Lord will show His glory. At yung glory niya before, during the creation is the same glory na mararanasan natin ngayon under COVID-19. Palapakan natin ang Panginoon. Tandaan po natin yan. Kaya nga gusto ng Lord ma-establish yung kanyang salita sa puso natin. Ang gusto niya yung salita niya ay buong-buo sa puso natin. Alam niyo minsan kahit tinuturo ito mga ganito, kasi yung pananampalataya na ng Kristiyano maaring nayayanig. Maaring bumababa ang bigat ng kanyang pananampalataya. Maaring nanghihinawa dahil sa sitwasyon. Church, nulit ko, yakapin mo lang the glory of God, the goodness of God. Tapos na tong laban na to. Amen po ba? And one thing, why did God created things for His glory? Because no one can touch His glory. Walang pwedeng umangkin ito. Walang pwedeng angkin ito ng kung sino man tao o Pontius Pilato o si Santo Santa Mesa ba yun? Santa Claus. No? Hindi nila pwedeng angkinin ito. Isaiah 42 verse 8, ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian. Ano daw? Hindi niya ibibigay ang kanyang kaluwalhatian. Saan? Sa iba. Hello? No one can touch the glory. Tignan mo, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuhan. So ano ibig sabihin mga larawang inanyuhan? Mga idols, di ba? Hindi po. Sila ay mga ginawa ng tao na hindi dapat sa kanila mapunta ang glory. Kasi mga patayan.
Kawi lang yan. Hindi gumagalaw yan. So, ang gusto ng Panginoon, sa Kanya lang. Sapagkat Siya lang ang lumikha ng lahat ng ito. Amen po ba? Isaiah 48:9-11, ang sabi pa ng Panginoon, no one can touch His glory. Alang-alang sa aking pangalan ay iniurong ko ang galit ko. Ano rin inurong niya? At dahil sa kapurihan ko ay pinigil ko iyon para sa iyo upang hindi kita ihiwalay. Dinalisay kita ngunit hindi tulak tulad ng pila. Sinubok kita sa horno ng kapigatian. Diyan ang pagsubok. Alang-alang sa akin gagawin iyon. Sapagkat paanong lalapastanganin ang aking pangalan at ang kaluwalhatian ko sa iba'y di ko ibinigay. Tanda natin kapatid. No one can touch the glory of God. Even in this time. In this perilous time. In this time of this sickness. In this time of virus. Hindi po papayagan ng Lord na ang glory niya ay mapunta sa iba. Tandaan po natin yan. Dinidihin ko lang po yan dahil para maintindihan natin. Ito pong worldwide, no, pwede nating meron tayong itaas na tao. Pero katulad nga nung sinabi ko sa inyo, maaring may dumating na nagawin ito na parabang avenue para siya ay sambahin, para siya ay paniwalaan, no? Para siya ay siya yung tagapagligtas. Alam naman natin na spirit of Antichrist, spirit or the Antichrist himself. Hindi ko naman po sinasabi na katabi natin yon. Amen po. Tignan mo yung katabi mo. Hindi mo ka. Sabi mo lang, hindi natin sinasabi na si Antichrist yung katabi natin. No? So, nangyayari po, history repeats itself, katulad na sinabi ko before, kailan ba tinuro yan? Friday ba yan? O Wednesday? No? Nandun po, ang sinasabi ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ko sa iba'y di ko ibinigay. No one can touch the glory of God. Tandaan po natin yan. Kaya kung dumating man, meron mang gustong magpakita, meron gustong magsabi na siya yung mag-aalis ng COVID-19, may kapangyarihan siya, yes, possible na mangyari na talagang gagawin niya, paharap siya sa madla, dali na may mga COVID-19, ipagpe-pray niya at sila'y gagaling. If, ito ang masabi ko, kung hindi niya ginagamit o hindi niya pinagalingan sa pangalan ni Jesus, not by the blood of the Lamb, not by the power of the Holy Spirit, I tell you, that is a false Christ. Wala namang ibang Christ talaga. My point is, false prophet po, false teacher or whatever, kung ano man tawagin. At dyan tayo na yan, yung mga nakipagkaisa sa Panginoong Jesus na pinangakuan nung time nung siya'y nakakilala. Pwedeng mag-wave ang kanyang pananampalataya. Pwedeng maapektuhan. Pwedeng sasabihin niya, yes, pupunta ako. Kasi gumaling eh. Kitang-kita mo sa mata mo, gumaling eh. Hello? Pwede pong gamitin ng diablo yan. Tandaan niyo po yan. Ito po siya sabi ko. Hindi lamang po labanan ngayon ng COVID-19 sa sakit, sa physical, kundi sa spiritual. In what sense, talagang maging ang pananampalataya ng Kristiyano ngayon. Sinishake. Amen po ba? Na-amaze ako sa Panginoon. Sipin mo, bakit ako napunta rito sa ganitong katuruan? Hindi ko naman pinigure out to. Hindi ko man to inisip na ito yung pwede mangyari. Pero ito lang yung sinishare niya sa akin. Hindi ko nga kinukustak to. Wala. Actually, hindi ko nga alam na magkakaroon ng FB Live tayo. All of a sudden, wapas na sa isipan ko, and then, because of the Holy Spirit, nagpapasalamat ako rin. Hindi ko siya sabing, basta dumarating lang na chamba-chamba. No, this is the work of the Holy Spirit. But the point here is this, brothers and sisters. Sabi ko nga,
Bakit kailangan natin malaman ang glory ng Lord? Bakit? Tandaan mo, kapatid, you're created by God. Amen po ba? Kailangan makita mo, yung glory na yan ay hindi dapat mawala yan sa puso mo. And especially, yung pangako niya. Yung pangako niya na dapat mong tayuan. Yung promise niya na dapat ito ang pananampalataya mo. Huwag na huwag mong aalisin niya sa puso mo. I tell you, baka dumating yung oras, maniwala ka, kung may dumating man na magpapagaling, no? Not using the name of Jesus, na ulit ko, not by the blood of the Lamb and the power of the Holy Spirit, hindi dahil doon, kundi dahil sa sarili niyang kakayanan o whatever, pag naniwala ka doon, meaning, you renounce your faith unto the Lord. Tinatayuan, kasi yun ang kalaban eh. Yun ang, makinig ka sa akin, yun ang secret weapon ng kaaway. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Tinuro ko sa inyo yan. That is the secret weapon ng kaaway. Deception. Kaya siyempre, ang gagawin ng tao, nagpapagaling na siya eh. Nandun siya, pumila ka lang lahat, hindi kayo matatama ng COVID. Yes, totoo yun. Hindi kayo matatama ng COVID. Gagaling ka, whatever. Pero, paano na yung pinayaw mo sa Lord? Paano na yung araw-araw na sinasabi ng Lord, believe and you will see the glory of God. This is His word. Para bang tinapo mo na, kung nasa church ako, malamang na, ay hagis ko na naman yung hello? Para bang binaliwala mo na yung covenant mo with the Lord. Covenant with the blood of the Lamb and by the power of His Holy Spirit. Nasaan na yun? Saan pumunta ngayon yun? Ano na nangyari? Ninakaw na siya ng kaaway. Ano na nangyari doon sa pananampalataya mo? Parang apat na lalupa yan eh. Hello? Yes, pwede yung good soul ka, napunta ka sa Rocky, napunta ka sa persecution, napunta ka sa matinik, napunta ka sa parabang patwalk na matigas na lupa. Pwede mangyari yun eh. Good soil ka, bigla kang naging thorny soil. Naging rocky soil, naging ano, walk, yung patwalk, the wagon. So, ano nangyari? Kasi hindi natin alam yung glory ng Lord. Hindi natin nayakap yung goodness ng Panginoon. Actually, ngayon nga, nararanasan mo yung goodness ng Lord. Amen po ba? Pwede mo tanong yun, Pastor, ano yun? Wala kang COVID-19. Amen po ba? Oh. Meron ka copy ko. Pero wag, bawang inom. So, anyway, yun po yung maganda makita natin dito. And remember, His glory will shine over you. This is His glory. It will shine over you. Sabi niya sa Isaiah 60 verse 2, sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman. Oh. See? Alam naman natin, itong mundong ito is in total darkness. Nandito, ang Diablo po, ang siyang Diyos ng mundong ito. Ang sabi dito, tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan. Take note, ha? Ngunit ang Panginoon, ano raw? Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kalwalatian ay makikita sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Paano makikita yung kalwalatian ng Diyos sa iyo? His promises. Hello? Mahirap pang isipin yun? Hindi mahirap isipin yun. Madaling isipin. Yung pangako, yan ang makikita, yan ang kalwalatian ng Diyos sa iyo. Makikita yan. As you stand the word. Naintindihan natin? Hello? Hindi yung parang tipong wala lang. Kung ano yung nakikita mo, kung pagka may sakit ka na, yun, masama. Eh, gusto na ng Lord yan, mamatay ka sa COVID-19. Tell the church, nulit po sa'yo. I don't know. Pero deep down in my heart right now, tayo mo, Word of God, walang maapektuhan ang COVID-19 sa mga anak ng Diyos. Tandaan mo yan. Tayo mo lang. Pero once na yan, di mo tinayuan ang pangako ng Diyos.
mabilis. Pabilis ang COVID-19 sa'yo. Amen po ba? Hello. His glory will shine over you. Hello. His glory will shine over you. Amen po ba? Ang kabutihan ng Diyos, ang kagandang loob ng Diyos, ang glory ng Diyos, ang kalwalapian niya ay nasa sa'yo. Amen. Makikita sa'yo. Nasasakluban ka. In what way? In what way, kapatid? Sa papanong kaparaanan? Kaparaanan po ng Panginoon Jesus. Jesus way. Wala na pong iba. Because I am the way, Jesus is the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through Him. He is the only way. One way, Jesus. Hello. Mapapakanta na naman ako nito eh. No? So anyway, He is the only way for this. Kaya nga sabi ko sa inyo, maglipa na, maglabasan ang mga tao, o maglabasan ang mga espiritu riyan, kampo ni Satanas, o yung pag-iintindi niyan. Amen po ba? At dapat mong atupagin, at dapat mong puntirehin sa isipan mo ang kaparaanan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo ang kaparaanan ng Diyos. Ano yung kaparaanan ng Diyos? So, pupunta na tayo sa Panginoon, ha? Tapos na tayo God the Father. Okay, ito. Hindi naman po. Pupunta natin yung ang Panginoong Jesus. Kasi, sabi ko sa inyo, babaybayin natin ito through Trinity. Pinakita ng God the Father yung glory niya, yung kabutihan niya. Bilis, ano? Ngayon, napunta na tayo ngayon sa Panginoong Jesus. Magkakadoktong yan eh. Hello? Kaya minsan eh, ewan ko, hindi ko pa na-share sa inyo yung mga baguhan pertaining doon sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ngayon, masyado sila nagko-concentrate sa Lord Jesus Christ pero di nila alam, kasama nila yung Holy Spirit. So anyway, tsaka na yun. Pagdating ng time na ma-share ko yun. Na-share ko na kasi yan. Sa Isaiah 61 verse 1 to 3, tignan mo, this is the way of the Lord. Kaparaanan ng Diyos Ama, kaparaanan ng Panginoong Jesus, pareho lang yun. Kasi isa lang sila. Amen? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Iisa lang po yan. So sabi dito, Isaiah 61, 1 to 3, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin. Na kanino daw? Ano na suma sa akin? Hindi. Suma sa akin. Ang Panginoong Jesus ang nagsasalita nito. Nasa Kanya daw. Sa Kanya muna. No? And then, that's not sa atin na. Kasi, pertaining to Isaiah 61. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin. Nasa Kanya daw, sa Panginoong Diyos. Sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi, Kanyang sinugo ako upang mapagaling ang mga bagbag na puso. So, makikita mo, pagagalingin niya mga bagbag, mga nagdadalamati, mga nag-worry, siya yung kaaliwan. Upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag, to set the captives free. Mapalaya yung mga bihag, yung mga nabibihag sa kasalanan, sa mga bisyo, nabibihag sa mga, sa kusan sa uri, sa espiritu, etc. Even yung mga demon possessed, lahat. At buksan ang bilangguan sa mga bilanggo, no, yung mga nakulong, mapalaya sila. Upang ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ang araw na pagiganti ng ating Diyos upang aliwin ang lahat ng tumatangis. Lahat po ng nalulungkot, lahat po ng walang pag-asa, lahat po ng nahihirapan sa buhay, body, soul, and spirit, lalo-lalo na mga patay pa sa espiritu. Kapag pag wala ka relasyon sa Diyos, ang espiritu mo'y patay. Nulit ko po yan. Sa verse 3, upang pagkalooban sila na tumatangis sa Zion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak sa halip ng mga abo. Ano raw ibibigay sa kanila? Putong na mga bulaklak instead of abo. Sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan. The all of joy, yes. Yung langis ng kagalakan na to. Sa halip na lupaypay na diwa ay damit na kapurihan upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katuwiran ang pananim ng Panginoon upang siya'y bigyan ng kalwalapian. Palakpakan natin muli ang Panginoon. So, tignan mo upang mabigyan ng kalwalapian ng Diyos Ama. No, sa magitan ng pinagagawa niya sa kanyang anak.
God the Son. Son of God, ang Panginoon Jesus. Yan ang gagawin ng Panginoon upang iligtas ang sanlibutan sa madilim na nasasapitin ng kung sino man. Church, I tell you, ang pagliligtas ng Panginoon ay makapagbibigay ng glory sa Kanya. Tandaan natin yan. Ang number na number one or the priority ng Lord ay iligtas ang sanlibutan sa kapamakan. Kasi that is His goodness and that gives glory unto the Lord. At ito ay pinatunayan ng gawa. Amen mo ba? Misa yun ka ang time, ewan ko kagabi ba yun kanina sa aking devotion, pag-usap sa Lord. Lilis lang ako na sandali. Ito po yung parang in-impress sa akin ng Panginoon. Ano? Alam mo, ang Word of God, nasa puso natin yan. Yung pangako ng Diyos. Dapat, hindi lamang ito nag-recite o nandito sa puso natin, dapat ito ay nagmamanifest. Sa paano paraan ito magmamanifest, kailangan may experience. Kailangan may application, ika nga. Amen po ba? Kasi ang Word of God, yung pangako ng Diyos na nilagay niya sa puso natin, kung hindi ito may sasakatuparan, hindi ito ma-apply, hindi ito ma-experience, mananatiling salita lang yan ng Diyos na sa puso natin. Naintindihan natin, wala rin mangyayari. Kung ang sinabi ng salita ng Diyos, tulungan mo yung kapwa mo, at yan ang sinabi niya, at hindi mo naman ginawa, wala lang. Nasa puso mo lang yon. Hindi mo siya in-apply. Amen po ba? Kailangan i-apply mo yun. Naintindihan mo natin? Para makita mo, yung salita ng Diyos ay totoong naganap. It is the same with the Lord Jesus. Yung sa salita niya, doon sa Isaiah 61 verse 1 to 3, to set the captives free, no, bigyan ng kaaliwan ng mga tao, bigyan ng kalayaan, bigyan ng sagot sa mga tanong, lahat na, you name it. Problema ng tao, ayusin. Pero kung hindi gagawin ng Panginoon yun, mananatili lang yang Isaiah 61. Pangako lang din yan. So wala lang din mangyayari. It is the same with us. No? Pwede natin sabihin, tutulungan ko sila. Ba eh, 1,000 henerasyon na natapos, wala rin hindi rin natulong. No? Wala rin. Wala rin isa. Huwag kang mag-alala, pare. Nangako ako sa'yo. Ako bahala dyan. Oh, yun pala, sige-sige pala siya, hindi pala bahala. Kaya ayaw niya kang tulungan. No? So, paano nangyari? So, wala lang. Useless lang. Amen po ba? Remember, pwede kong tanungin, bakit bumaba ang Panginoong Hesus dito sa lupa? Bakit kaya siya bumaba? Unang tanong ko, why did God create things? Ngayon, why did the Lord go down here on earth as a Son of God? For His glory, for the salvation of the world. Amen po ba? Para iligtas niya ang sanlibutan. Ngayon, pwede mo sabihin, Pastor, salvation yan? Yes, di naman mawawala yan kasi the greatest gift na matatanggap natin sa Panginoon is salvation. The Lord Jesus Christ, He Himself na talagang matatanggap natin. Isipin mo, the greatest gift is the Lord Jesus Christ. Pagkakalooban Kanya ng kaligtasan. Marami nakasulat sa salita ng Diyos kung bakit bumaba ang Lord dito sa lupa. Marami po. Tutusin, napakadami na dahilan. Pero that we have to concentrate doon sa pinakadahilan kung ba't siya bumaba is the salvation of mankind. Naintindihan po natin, number one desire ng Lord is to save us. Amen po ba? For the salvation of the world. No? Para maintindihan natin, kasi dadako ako dun sa Passover na yun. Punta natin muna ang Old Testament sa time ni Moses. Alam naman natin lahat, hindi
nagawa ng batas na iligtas ang tao sa impyerno dahil sa kasalanan. Hello? It is not by obeying the law. It is not, hindi yung pag sumunod ka sa batas, maliligtas ka. Alam naman natin na yun. At nahayag din sa salita ng Diyos. Pero dapat makita natin paano tayo maliligtas. Not by the law, hindi dahil sa paggawa mo na mabuti, hindi dahil sa tumulong ka sa kapwa mo, hindi dahil sa sumunod ka sa batas ni Moses, sinunod mo yung 10 commandments. Hello, dagdagan mo na hanggang 15. Kasi dati lakap hanggang ano lang eh. Ngayon hanggang 30 na, di ba? Humaba, na-extend eh. No? So, hindi lamang po doon, no? Kailangan matumbok ng isang tao, paano siya maliligtas? Inulit ko, para matumbok mo, si Jesus na ang kaligtasan mo. Hindi doon sa paggawa ng mabuti. Kasi pag tinanggap mo na si Jesus, Panginoon, ikaw ang Diyos na tagapagligtas ko. Tsaka ka gagawa ng mabuti. Kasi bunga yan ni Jesus eh, ang kabutihan. Amen po ba? Amen. Ngayon, kahit na gumawa ka ng gumawa, wala si Jesus sa puso mo, anong bunga yan? Mabunga nga lang yan. Hello? Yung bunga, mabunga nga lang yan. Pero pag tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, pag gumawa ka ng mabuti, kanino bunga yan? Bunga yan ni Jesus na kasama ka. Amen po ba? Amen. Kasi dapat kay Jesus na yan. Dapat yung pag-uugali ni Kristo ay nasa sa atin. Amen po ba? So tignan natin, the law of Moses can save us. In Romans 3:20, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Wala pong tao na ituturing na ganap sa pamagitan ng kautusan, sa pamagitan ng pagsunod. Wala pong magiging matuwid. No one is righteous. Hello? For all have sinned and come fall short of the glory of God. At lahat daw po na sumusunod lang sa kautusan ay hindi po maituturing na ganap. At kung hindi ka maituturing na ganap, hindi ka maliligtas. Kasi sa pamagitan lang ng gawa mo eh. Sino mo nakaintindi sa akin? Kung gagawa ka lang na mabuti sa pamagitan mo, eh hindi ka maliligtas. Kailangan tanggapin mo si Jesus. At sabay kayo ni Jesus na gagawa ng mabuti. Kaya ka makagawa ng mabuti dahil kay Jesus. Naintindi mo natin. So, ulitin ko, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap na sa paningin niya. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yun lang mo po ang ginawa ng kautusan, nakilala mo ang kasalanan. Pero hindi po nagawa ng kautusan na iligtas ka. Naintindihan po natin. Even in Galatians 2:21, hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat ang pag-aaring ganap ay sa pamagitan ng kautusan. Kung gayon, si Kristo ay namatay nang walang kabuluhan. So, hindi na po, wala na pong kabuluhan ng pagkamatay ni Jesus Christ. Kung sa pamagitan po ng kautusan ay magiging matuwid ka or maliligtas ka. Hindi po eh. Kaya sabi dito, kung gayon, si Kristo ay namatay nang walang kabuluhan. Useless lang pagkamatay ni Jesus Christ. Kung yung pagsunod sa batas ay magiging ganap ka, o yung pagsunod mo sa batas ay magiging matuwid ka. At ganun din, kung sa pagsunod mo sa batas ay maliligtas ka, hindi na kailangan si Jesus Christ. Pero sabi nga sa salita ng Diyos, yan ay hindi, walang katotohanan. Ibig sabihin, ang kaligtasan lamang ay matatagpuan mo kay Kristo. Maintindihan po natin. Ngayon, gusto kong ipasok dito yung ating napag-aralan noong nakaraang linggo pertaining doon sa Passover. Kaya punta natin ang Passover, dapat alam natin na dito pinatay ang ating Panginoon during the Passover. Foreshadow po ito. No? Ginawa ito sa Old Testament kasi yan ang gaganapin ng Panginoong Jesus sa New Testament. Kumuha sila ng lamb na walang dungis at doon nila papatayin yung lamb yung time ng Passover. At makikita natin ang significance nito, ang pagliligtas ng Panginoon sa kanyang mga anak o sa kanyang mga tupa. Alam naman natin na ang Israel at that time
ay nasa kamay ng mga Egyptians. It is the same with us. Tayo po ay nasa kamay ng COVID-19. Totoo po yun. Kasi tayo naka-confine. Di tayo makaporma, di tayo makalabas, di tayo makagala, di tayo gala, you know. Hindi, parang wala tayong freedom, no? Pero dapat makita natin katotohanan nito, no? Naging parang slave tayo ngayon, eh, no? Pero totoo na tayo slave sa kanya. Pero tayo freedom from the Lord. Ang mga Hudyo nun, slave po sila sa mga Egyptians, maaaring 210 to 400 years sa haba po ng panahon na yun, taon na yun. Ganun po sila dumanas ng hirap. Ito po, tinuro ko na nakaraan, gusto ko lang baybayin konti kasi para maunawaan natin kung paano nag-arrive ang Passover o paano tayo mag-arrive sa Passover. Tinuro ko po nakaraan to. Gusto ko ipakita yung significance of the Passover. Una-una, meron pong 10 plagues sa Passover. At itong 10 plagues nito, ito po ay pinadala ng Panginoon. Ipinakita to, gagawin to ni Moses sa harapan ng Pero para ipakita sa kanya na ang Diyos, na nag-iisang Diyos sa buong mundong ito, sa sanlibutan, ay totoo at buhay. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Siya po ay handang ipakita niya ang glory niya sa pamagitan nitong flakes nito. Kasi ang tao, hanggat hindi yan nakakita ng himala, hindi yan maniniwala eh. Hello? Kadalasan ng tao, ang gusto niya makita ay yung kababalaghan, himala. Papapaniwala mo yan. Subukan mo ang isang tao gumaling. Pinagalingan ng Panginoong Jesus. Sasabihin ko sa'yo, yayakapin niya ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Kahit na sinong tao. Sa 10 plagues nito, ito na, napakita ko na nakaraan ito, nandiyan dyan yung water turns to blood, no? Nung dumating yung dugo, o nagpadala ang Panginoon sa, ng dugo sa, Nile, sa River Nile, ano nangyari? Sabi ni Pero, wow! O sige, palalayan ka na Israel, pero pinatigas na naman yung puso niya. So forth and so on. Ganun ang ganun na nangyari. Dumating yung frogs. Itong frog nito, no? Salot ng palaka. Ang daming palaka sa Egypt, pero sa Goshen, wala. Kasi yung Goshen, nandudupo yung mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya hindi sila naapektuhan. Isipin mo, puro palaka. Kaya kung ang palaka, pagka pinapatay, sorry ah, dahil kailangan ko patayin yung palaka kasi kinakain ng aso at ang aso nadidisgrasya. Nagkakaparbo. No, kaya yung palaka dito sa amin, uubos ko talaga. Kaya minsan pag mapatay ako ng palaka, ang layo ko pa. Minsan hindi ko mapalo. Eh kasi mamaya, kainin ng aso eh. Kawawaan may aso. No? Eh palaka, marami naman dyan. Baka may mga lovers of frog dito. Iba ko sa inyo, bahala kayo. So, may lies, no? Lies. Hindi po yung mga nagsisinungaling, no? Lies po, no? Yung mga nick-nick, no? Yung mga anip-anip ba yan? Ano, bahala kayo dyan. No? Nick-nick na talagang nagliparan yan, yung mga nick-nick, no? Ang dami yan. So, siyempre, pasukin ka sa tenga, pasukin ka sa ilong, pasukin ka sa mata, pasukin yung bahay mo. Maubos yung laman ng bahay mo, no? Di ba, magnanakaw na lang, malaki-laki laban. Ito, nick-nick, ang dami. Ilang bilyong nick-nick yan, di mo maintindihan gano'ng karami. Pinasok po sila, pero yung bayan ng Goshen, na kung saan nandudun ang Israelites, na kung saan nandudun ang mga anak ng Diyos, hello, eh hindi po nangyayari sa kanila yun, kahit ni isa. Dahil sinabi po ng Biblia yun eh. Nandudun din po yung mga flies, no? Mga lumilipad, no? May mga aeroplano ba rin? Hindi. Salot ng langaw. Sipong punuan ng langaw ang buong Egypt. Ang laki ng Egypt na yun, punuin mo ng langaw, nagkakasiksikan. Kaya wala naman daw social distancing din sa mga langaw. So ay, wala. Dikit-dikit sila lahat. No? Pag umarang ka yan, dikit-dikit. Wala, papapakinggan yan. No? Ibig sabihin, istorbo yan, di ba? Nilangaw nga lang isang langaw sa kainan mo, nasusuya ka na. Gusto mo nang patayin, nahanap mo. Ito pa kayang dikit-dikit na langaw, wala social distancing. Sabi mo, nakadikit lang siya. Ang dami nito. Pero sa Goshen, wala.
sa bayan po ng Israel, kung saan na doon ang mga anak ng Diyos, ang mga tupa ng Diyos, wala po ni isang langaw. Ganun po pinuprotektahan ng Diyos ang kanyang mga anak. Hello? Lalo-lalo na ikaw na pinangakuan kanya, hindi ka maano, hindi ka, basta hindi ka maano, sabi kasi ni Bago, hindi ka madidisgrasya, hindi ka mapapahamak, hindi ka mamamatay, hindi ka masisira. Because you're protected by the Lord. Sick cattle, no, nandoon po. No? Salot ng mga hayop. No? Talagang ang mga mamamatay, ang mga hayop. Sipin mo yan. Sayang yun. No? Yung ang mga dinapuan lang ng tao dito, ng African swine flu, marami na nangihinayang. Eh. Yung mga baboy na nagkamatay. Di mas lalo na itong mga baka to, ang mamahal na ito, namatay lahat yon. At ano yung kakainin nila? At pang-anim yung boils, no? Yung mga bukol. Ano? Yung mga bukol, no? No? Tingnan mga katawan, mamay, may bukol ka na dyan. Cancer. Ano na? Cancer. Cancer. Hindi, kadalasan may bukol, yung mga dinadialysis, eh. Nabubukol-bukol na rin yan, no? Pero ibang bukol yun sa dugo naman yan. Eto, talagang bukol to. Baka katulad ng bukol ni Hezekiah. No? Ang dami, lahat sila nagkaroon ng bukol. Ang lahat ng taga-Israel, ay taga-Israel, mga Israelites, lahat sila ay nagkaroon ng bukol. Pero yung mga taga-Goshen, nakasaan na doon, mga anak ng Diyos, wala po ni isang nagkaroon ng bukol. Baka nabukulan siguro, pero nauntog kasi kaya may bukol. Pero yung sila, hindi sila nauntog, may bukol lagi, lahat. Nagkaroon ng fire hell, no? Malakas na ulan ng yelo at kulog. Ganun po nangyari. Pinakita to ng Diyos kasi para ipakita sa Pero na sumunod siya sa Panginoon. Nagawin niya na palayain ang Israel pero ayaw niya pa rin. Pinatigas kasi ng Diyos ang puso niya. Hanggang sa dumilim o nagkaroon ng balang rather, locust. Gawin mo, maraming locust. No, ang time ni John the Baptist, masaya si John the Baptist kasi yan ang pagkain niya, di ba? So hindi po, may locust na talagang nagliliparan, punong-puno, wow! Dito lang alam sa atin, maraming anip, maraming ganyan. Gamu-gamu nga lang, galit na tayo, eh, hello! So, parang hindi na uso gamu-gamu ngayon. Ha? Baka locust na mga uso ngayon. Ha? So isipin mo, ang lalaki niyan. No? Parang kasi lalaki yata ng tipaklong yan. Hindi ko alam. Pero, ganun. Nananlantayan. Pero sa Egypt, pero sa Goshen, yung bayan na kung saan nandiyan ng mga anak ng Diyos, wala po ni isa. At nagdilim po. Total darkness sa Egypt. Pero sa Goshen, wala pong maliwanag po doon. Darkness. Nakatakot po. Kahit na may lampara ka, namamatay. Hello? Kahit na may kuryente ka, sumasabog yung power grid or what, no? Isipin mo yun as total darkness. Kahit tatanghali na, madilim pa rin. Ilang araw yun. Hello? And last, death of firstborn. Pagkamatay ng mga panganay. Yan po yung pinakalast na para makita natin yung sampung salot na to, yung pinakasampo, yung po yung pinali. Na kung saan ang mundong ito ay dadaan sa iba't ibang klase ng salot. Wars, rumors of wars, famine, pestilence, etc. You name it. Dadaan yan. Pero, sa huli, ang pinakamasakit ay yung kamatayan ng tao. And God designed it to happen during noong time na ang Israel ay nasa kamay ng mga Egyptians. Church, anong instructions ng Panginoon pertaining to this? Para lamang maligtas ang Israel. Para lamang hindi lamang sila mamatayan, but kus maalis pa sila sa slavery. Kung titignan mo, ang ganda-ganda talaga ng ginawa ng Panginoon. Since creation, at the time of the Lord Jesus Christ, at the time of this Passover na ginawa dito sa kay Moses,
nakita mo yung pag-ibig ng Diyos na gumapaw, na talagang pinipreserve niya ang kanyang mga tupa. Hello? Patutunayan niya yung kanyang pangako. Kaya ano instructions niya sa Exodus 12:6-7? Iyon ay inyong iingatan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito. Ano yung iingatan nila? Nasabi dyan, di ko na binuo, yung tupa. Kukuha sila ng tupa o kaya kambing. Kung mahirap ka, kambing. Kung tupa, medyo nahangat ka, bumili ka ng tupa na walang dungis, walang bahid, no, walang spot, puting-puti. Hello? Bumili ka. At sabi, iyon ay inyong iingatan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito. Pagbili mo na yan, ilang araw na yun, isang linggo, dalawang linggo, isang buwan pa, ingatan mo na yan, lagaan mo na yun. At papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel ang kanilang mga kordero sa paglubog ng araw. No? At the 14th day of that month. Yan na po yung tinalaga ngayon. Sa Hebrew calendar, ngayon po yun. Nag-start po ang Passover sa Hebrew is nung 8 ata, April 8 or 9, then going to 7 days. Diyan po yung tawag dito. Kaya yung araw, nakita nyo na isang gabi, kagabi ba yun, isang araw, ang laki ng araw, o yung buwan pala, bilog na bilog. Ang laki nyo yun. Maaaring super moon yun. Hindi ko na sinundan eh. No, kasi lagi naman nangyayari yan. So, ano ba sabi sa verse 7? Pagkatapos kukuha sila ng dugo, papatay nila yun, at the 14th day of the month, papatay nila yun, kukuha sila ng dugo at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. Kung nasan sila, dahil sa community quarantine, nandito sila sa loob ng bahay, na sila ay na-confine, kukuha sila ng dugo, papahid dyan sa doorpost, sa haligi. Dahil napaka-importante po ang instructions ng Panginoon. Alam nyo, simple lang naman ang instructions ng Lord sa atin eh. Hello? Trust the Lord. You're covered by the blood of the Lamb. Tanda nyo, gusto ko sana ituro yung blood of the Lamb ng malaliman. Kaya lang, maganda kasi papasok tayo ng Pentecost eh. Kaya, doon muna tayo sa Pentecost. No, yung power of the Holy Spirit kasi napaka-importante po sa atin yun. No? Pero yung kalaliman lang, kalaliman po ng blood of the Lamb is yan po yung nagligtas sa atin. Yan po yung naglinis sa atin. Inayos po ng Lord ang ating tayo. Binigyan niya tayo ng buhay, espiritu, binuhay niya espiritu natin, washed by the blood of the Lamb, covered us by the blood of the Lamb, at by the blood of the Lamb, binigyan niya, pinasok niya mga pangako na doon lahat because water, blood, and spirit, magkakasama po yan. Kaya doon niya pinakita yung talagang ang power of the blood of the Lamb. Kailangan makita natin yan. And through the blood, there is life. Meron pa nga akong malalim na katuruan dyan. Kaya namatay po si Eva o si Adan at si Eva noon yung time na yun. Dahil sila ay buhay ang kanilang espiritu at yung blood, no, si spirit tumatakbo po yung blood na yan, tumatakbo sa heart. Then nung pinasok ng kasalanan, nawala yung flowing ng blood doon sa spirit niya. Spiritual po yan. Tapos, tsaka namatay yung heart. So, it's the same with us. Through the blood. Kaya yung kay Abel, makita mo yung offering ni Abel ng blood of the goat accepted by God because there's life in the blood. And through that life, papasok po yan, magpo-flow po sa heart at magbubuhay po yung spirito ng tao. So, ganun po lang din kalalim yun, pero tsaka ako na lang tuturo sa inyo yan. At shinare lang po sa akin ang Panginoon yan. Kaya dito makikita natin sa Exodus 12:7 na maglagay sila sa doorpost ng dugo. At doon makikita mo ano sabi ng Lord, sa meron siyang promise. Hello? Meron siyang ano? Promise. Pangako diyan. Kapag sinunod natin na maglagay tayo ng dugo sa doorpost. Ngayon, hindi na po natin gagawin yan, church. No? We're just recalling or pinupunta lang natin ang pag-aaral nito kung anong ginawa nila. Kasi napaka-importante po kasi yung dugo. Amen po ba?
na ginawa nila yan. Pero ngayon din natin gagawin yan. We're under by the blood of the Lamb. Yung talagang literal na ginawa ni Jesus Christ sa time na yun. Yung blood niya, literal na binubuo niya sa cross. Yan na po yun tayo. Nandito na po tayo sa covenant niya. Amen po ba? Kaya maliwanag po yun. We only celebrate, we recall, and we put this into remembrance. Sabi nga ng Lord, alalahanin natin to, yung ginawa ng time na yun. Paano nangyari to? The significance of this, the foreshadow of this is the Lord Jesus Christ. Ito na, yung katuparan yan. So, yun na po yun. Kaya para maintindihan natin, amen po ba? And we celebrate with them kasi masaya po ang buong mundo kapag nagsasaya tayo, nagsiselebrate tayo, na ang blood ni Kristo ay hindi po dapat baliwalain. Hindi po dapat na parabang ano ngayon? Kung namatay si Kristo, ganun ang trato ng tao. Kaya nung binasa nga natin doon sa Romans, di ba? Ano makikita mo talaga doon? Binaliwala nila yung kapangyarihan at yung glory ng Diyos. Yun yung nangyayari ngayon eh. Kaya, yun, ang mapapala ng tao. Kaya yung mga taong nakikinig sa daan ng Diyos, baliwalain nila to. Sayang, sayang na sayang talaga. No? Ganun din naman ang buhay. Gusto mo mabuhay, mabuhay ka na under the Lord. Amen po ba? Mamili ka. Church, makinig kayo. Mga nakikinig sa akin. Piliin mo na mabuhay ka under the Lord Jesus Christ. Sa paghahari ni Kristo ka mabuhay. Piliin mo yun. Huwag mong piliin na mabuhay ka mag-isa. Paano na yung kaligtasan mo? Sa kapupunta pag namatay ka, totoo ang impyerno. Pero hindi ka dapat tatanggap kay Kristo dahil natatakot ka sa impyerno. Tatanggap ka kay Kristo dahil mahal mo si Kristo. Naintindihan ba natin? You love the Lord Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, mahal mo ang Diyos. Kaya mo tatanggapin si Kristo. Hindi dahil sa reliyon mo. Reliyon mo, sabi mo siya, daling ka sa impyerno niya. Simple lang. Wala po sa Biblia. Merong reliyon sa Biblia, pero ano nangyari? Yung reliyon, yan ang nagpako sa Panginoong Jesus. Yung reliyon, yan ang hindi naniwala na si Kristo ay Diyos. Yung reliyon. Kaya yung reliyon, daling ka niya sa kapahamakan. Amen po ba? Kaya pag-aral ka. Church, makinig kayo sa akin. Mga nanonood sa TV, mag-aral ka, may sarili kang paninindigan, may sarili kang kaisipan. Tandaan mo. Mag-aral ka kung anong totoo. Huwag ka magpadaan sa eto na nakahagisnan ko eh. Eto na yung kinalakyan ko eh. Dito na ako mawawala. Dito na ako mamamatay. Eto na ako. O, sige, di eto ka. So, wala na tayong magagawa. Naintindihan natin. Pero inuulit ko, para makatulong sa'yo, meron kang pag-iisip. Zero out mo muna lahat yun. Mag-isip ka. Lumapit ka sa Diyos. Sabi mo, Panginoon, anong gusto mong matutunan ko? Panginoon, anong gusto mong yakapin ko sa oras na ito? Tulungan mo ako. Paunawa mo sa akin. Magkaroon ka ng sarili mo. Kasi hindi ka pwede sagutin ng asawa mo para iligtas ka. Hindi ka masasagot ng magulang mo para iligtas ka sa pupunta ng langit. Hindi ka masasagot ng reliyon mo. Hindi ka masasagot ng kahit na sino rito sa lupang ito. Kahit ako, hindi kita kayang sagutin. Amen? Hindi kita kayang, sige, pasok mo na Lord sa heaven yan. Total, okay naman yan eh. Walang ganun doon. Hello? Walang padrino doon. Walang malakas sa Panginoon. Walang pwedeng masabi, Lord, asawa ko yan, ipasok mo sa heaven. Lord, anak ko yan, ipasok mo sa heaven. Lord, tupa mo yan, Lord. Hello? Hindi pwede. Walang ganun. We have one-on-one relationship. One-on-one yan. Naintindihan ba natin? Decision mo ang inihingi ng Panginoon. Ano sinabi sa Exodus 12:11-14? Sa ganitong paraan ninyo kakainin ito. May bitkis ang inyong mga baywang, ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay, at dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. This is the Passover of the Lord. Tandaan mo yan. Ito yung Paskwa. Ito yung
kung saan, no? Lalagpasan ng spirit of death. Kung sino man ang may dugo sa doorpost, kasi ito na, ang kulit ko, dapat binasa ko na. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto, at basahin ko na muna, no? Mamaya sabihin. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing iyon, at aking pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Lahat ng panganay. Praise God, no? Nilimitahan ng Diyos na sa panganay lang niya ipapadama ang parusa. Pero the whole Israel, sumama ang loob nun kasi namatay yung mga panganay nila, di ba? Pero yung panganay, sila yung para sacrificial lang dito, no? Eh, hindi naman totoong sacrificial lang. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing iyon at aking pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao, man at hayop, at ilalapat ko ang hatol laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto, ako ang Panginoon. I am the Lord, sabi ng Lord. At tingnan natin, ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Yung blood, di ba? Naglagay sila ng dugo eh. Tanda yan. Kapag aking nakita ang dugo, nakita niya yung dugo sa doorpost mo, sa pintuan mo, sa hamba, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo. Nakita ba natin? Hello? Kaya ganun ka-importante yung dugo na yun. Kaya ganun din ka-importante yung dugo ni Kristo ngayon. Kaya ba natin? Kaya kung hindi mo tatanggipin si Kristo, you're not under by the blood of the Lamb. So ngayon, kapag ka nagkaroon ng namatay tayo, nagkaroon ng delirio, nagkaroon ng ganito, kung ano man, nag-rapture, nag-tribulation, wala si Kristo sa puso mo, hindi mo tinanggap ang dugo ni Kristo, hindi nakita ang dugo sa'yo, punta ka imperno. Mapapahamak ka. Naintindihan natin. Ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo. Kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto, ang araw na ito ay magiging sa inyo'y isang alaala. See? At inyong ipagdiriwang bilang pista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong mga salinlahi ay inyong ipagdiwang bilang isang tuntunin magpakailanman. Kaya tayo nagsiselebrate ng Passover. Kaya tayo, dahil sinabi ng Lord, this is a lasting ordinance in all generations. Eh, wala, iba ayaw eh. So ano mangyari? Tanda natin, very napaka-importante po yung dugo na nakita ng angel of death sa isang bahay. Lalampasan niya. So ngayon, in the New Testament, in a covenant or promise, in the New Testament or covenant promise, anong pangako dito? Sa Romans 5:9, lalo pa nga ngayong ituturing tayong ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Kaya kapag ka tayo, makinig kayo sa akin, kapag tayo nakipagrelasyon sa Panginoong Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, niyakap natin yung pangako niya, ibububo niya ang dugo sa cross ng Calvary para sa ikapapatawad ng kasalanan natin. Lilinisin niya tayo. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. You name it, lahat na ng pinangako ng Diyos, ibibigay niya sa iyo because of one thing. You receive the blood of the Lamb. The blood of the Lamb is in your heart, is in your life. Katulad ng pintuan doon sa Passover. Pag nakita niya yung blood sa doorpost, it is the same blood. Jesus Christ, blood of the Lamb, it only symbolizes the blood na yun. Pero during our time, that blood is the blood of the Lord. Kasi nakipagrelasyon ka sa Diyos. Naintindihan po ba natin? At ang sabi dito, maliligtas tayo sa galit ng Diyos.
Katulad noon sa Egypt, galit ang Panginoon sa Egyptians ng time na yun. Pinakita niya ang sampung salot, ang pinakadulo, yung mamamatay ang mga panganay ng anak na lalaki. Pero dun sa mga tupa niya, hindi ligtas sila. Hello? Sa Hebrews 9:14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Kaninong dugo? Nasa pamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng ating budi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. So napakaganda na gagawin ng Diyos pertaining to His blood. Ano ang significance ito? Ano ang gagawin ito sa atin? Tandaan mo kapatid, nasa sa iyo ang pag, nasa iyo ang desisyon. No? Ikaw ang magdedesisyon sa buhay mo niya. Kasi sabi ko nga kanina, huwag kang magdesisyon dahil takot ka sa impyerno. Magdesisyon ka dahil mahal mo si Kristo. Isipin mo, pakinigay sa akin, inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Tandaan mo yun. Binigay niya yung buhay niya. Nagpasakit siya. Pinayagan niya na patayin siya. Pinayagan niya na siya ay ialay niya ang kanyang buhay sa cross dahil sa sobrang pag-ibig niya sa iyo. Eh, how about us? Tayo, ngayon, ano ang maisusukli natin? Ano yung maigaganti natin? Ano ang dapat nating gawin? Mahalin natin siya. Lord, binigay mo nga yung buhay mo. Ako, hindi ko maibigay yung buhay ko sa iyo. As simple as that. Dahil ang gusto lang ng Lord, binigay niya yung buhay niya. Gusto ng Ama, ibinigay niya ang bugtong niyang anak. And then, how about us? Hindi natin maibigay yung buhay natin sa Kanya. So, para bang dinudungisan, para bang binabaliwala natin, walang kwenta yung ginawa mo, Panginoon. Kaya nung ngayon kung nagbubuka ng dugo sa cross, problema mo yan. Isang ganun ang isip ng tao. Alam mo, yung pagtalikod nga lang, yung hindi mo lang pagpansin sa dugo ni Kristo, at hindi mo binigyan niya ng importance, at hindi mo siya pinapasok sa buhay mo, hindi mo siya tinanggap, pagbabaliwala na lang yan sa dugo ni Kristo. Alam niyo, church, makinigay sa akin. The blood of the Lamb is the, ayan ang pinaka-precious na parte ng buhay ng Panginoong Jesus. Because that is His life. Life is in the blood. Hello? Pag inalis ang dugo mo, mangyari sa'yo? Ha? Holy cross ka. At least holy naman. Hello? Pero, ano mangyari sa'yo? Church, it's about time. Ang mga nakikinig sa akin, kung maaari, tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Napakaganda, very memorable kung ang Panginoon ay tatanggapin mo sa panahon nito. Bakit ka mo? Hindi lamang during the Passover din, at COVID-19 ka pa. hindi mo wala sa isipan mo yan. No, nakatatak na sa utak mo yan. Yung time ng COVID-19, doon ko tinanggap si Kristo. Eh. No? Nagkaroon ako ng relasyon sa Kanya. Nagkaroon ako ng buhay na maganda. In Revelation 12:11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Take note, ang dinaig dito ang kaaway. Dadaigin natin ang kaaway because the blood of the Lamb is in us. Amen po ba? We're washed by the blood of the Lamb, covered by the blood of the Lamb. I tell you, anuman ang gawin ng kaaway. Kung mabasahin mo Revelation chapter 12, buuin mo yun. Ang lahat ng gawa ng demonyo. Sabi mo, ang lahat ng gawa ng demonyo. Makinigay sa akin. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Amen. Hindi mo kayang labanan ang Diablo. Kung hindi mo siya kalaban ngayon at wala sa iyo ang dugo ni Kristo, anak ka ng Diablo. As simple as that. At hindi ka lalabanan ng kaaway dahil under ka niya, anak ka niya, gagamitin ka niya para manukso doon sa mga anak ng Diyos. Pero kapag ikaw ay naging umalis ka sa poder ng kaaway at tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, alam mo gagawin ng kaaway sa iyo? The thief comes to steal, kill, and destroy. Pero hindi kanya kayang patayin dahil nakikita niya yung dugo ni Kristo nasa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. That is the power of the blood. Thank you ba natin?
Basta nakikita ng kaaway ang dugo ni Kristo. Oy, anak ng Diyos yan. Oy, Kristiyano yan. O born again yan. Tinanggap niya sa Panginoong Jesus. Sinurrender niya ang buhay niya sa Panginoon. Tinanggap niya ang Diyos. Humingi ng tawad yan. Siya ay washed by the blood of the Lamb, I tell you. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Hello? Hindi lamang ang Panginoong Jesus, siya ang kauna-unahang dumaig, siya ang kauna-unahang pumuksa sa kapangyarihan ng Diablo. Pero tayo, ang kanyang mga anak na pupuksa sa kapangyarihan ng Diablo. Ganda to, itutuloy ko yun by the power of the blood and by the power of the Holy Spirit. Ang ganda nito. Kaya sabi ko sa inyo, church, makinig kayo, huwag kayong antok-antok, huwag kayong tutulog-tulog. Tandaan nyo, makikita nyo talaga. Ewan ko, no, sa akin, pag attentive kasi ako, nakukuha ko yung ibig sabihin ng banal na spirito eh. Naintindihan ba natin? The flow of the spirit. Gawin lang natin yun. At dahil, tuloy ko yun, at sila'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. They overcame by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Diyan natin pag-aaralan the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Ganun nila pinahalagahan kasi ito eh. No? Wala na sa kanila ang kanilang buhay. Itong mga saints na ito, mga tribulation saints and all of us. Dahil alam natin, ang tayo natin, we're washed by the blood of the Lamb. Because of the covenant na binigay ng Panginoon Jesus. Nakipag-covenant ka, blood covenant to, parang ginawa nila nung katipunan yung time na yan. Dito, nag-blood covenant ka with the Lord. Kaya tatayuan ka ng Lord eh. Malabong hindi eh. Hindi ko alam kung paano ko ito maisisiksik sa isipan natin. Amen. Kaya ako, sa akin, ano, talagang buhay na buhay eh. Buhay na buhay talaga. Itong pagsiksik ng Panginoon ng word sa puso ko. Yeah. Praise God, no? Talagang we really love the Lord. Amen po ba? Talagang, kung alam nyo lang kung anong tinatakbo ng buhay natin sa bawat isa atin, I believe na makikita mo talaga His goodness. Amen? Endures forever. Amen po ba? Palakpakan ulit natin, Panginoon. Praise God for that. Praise God. At natutuwa ang Panginoon Jesus kasi kapag ka pinagmamalaki natin kung sino siya. Amen po ba? Hello? Hello? Sa 1 John 1:7, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang dugo ni Jesus ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kaya huwag ko na mag-isip. Kaya sasabihin mo, Pastor, paano ako maalis dito sa buhay kong hindi maganda? Paano ako maalis dito sa mga ginagawa kong ito? Church, it's just a matter of Lord, I love you, I accept you as my Lord and personal Savior. Forgive me for what I've done. Hello? Naniniwala ako dito sa kapangyarihan ng iyong dugo. Amen po ba? Kaya dito makita natin ang gusto ng Panginoon. And that is the significance of the Passover even to our generation. Kaya nga, ang gusto ng Lord, sagutin ang ating mga prayers. Gusto ko lamang to para wag natin mawaglit, ano? Kailangan tayuan natin ang salita ng Diyos. Kailangan tayuan natin kung sino siya. We have to stand the Lord. Amen po ba? Wag natin payagan na mawaglit o mawala sa atin ang blood ng Panginoong Jesus. Ngayon, gusto ko maintindihan natin kung tayo nananalangin, sino po ba nananalangin? The Lord wants to fulfill His promises pertaining to our prayers. Gusto niya tuparin ito. And the question is, gusto ko lang ituloy yung mga nakaraan. The question is, does God wants us to be healed of the virus, to remove the virus in this world? Gusto ba ng Diyos na pagalingin tayo, kung may sakit tayo ng virus, pagalingin niya tayo at alisin niya ang virus na to? Gusto ba ng Diyos to? Absolutely yes. No, wala pang duda dyan. Pero paano? No, naturo ko na ito nakaraan. Pero binabaybay lang din natin ulit. Paano? By the blood of Jesus. Amen? By the blood of Jesus. Kailangan maintindihan natin ng gusto yan.
Gusto niya tayong pagalingin. Gusto niya tayong alisin yung virus nito. Ayaw niya tayong mahawa sa mga bagay nito. By the blood of the Lord, we have to accept Him as our Lord and personal Savior. Hello? Isa pang bagay, why did the Lord allow the COVID virus to occur in our land? Isa pang dahilan, bakit? Ba't niya inalaw itong virus nito mangyari sa bansa natin, sa lupa o what? For them to accept Jesus as their Lord and Savior. Tandaan natin. Kaya nga, brothers, sisters, it's about time for us na makita itong gusto ng Diyos na gawin sa ating buhay. Gusto ng Panginoon na kung ano yung glory niya, kung ano yung goodness niya, ano yung gusto niya mangyari sa atin, tayo ay mailigtas niya. Mailigtas na tayo physically, mailigtas na tayo spiritually. Wala pong ibang hangad ang Diyos kundi para sa ating kabutihan. Mga naituro ko na yan sa mga nakaraan. Kaya kapatid, it's about time for us to celebrate the Passover. Celebrate din natin yan to our communion. Gusto natin na tuloy-tuloy natin na maganap ito. Pero prior to this, bago tayo mag-communion, gusto ko sana tumayo po tayong lahat. At gusto po ng Panginoon sa oras ito na tuloy-tuloy nating unawain o bigyan ng pansin yung dugo ni Kristo. Matagal na nang pinapahayag ito. Even sa Old Testament, pwede tayo nakapikit, kumikit lang po muna tayo. Gusto niyang paunawa sa atin sa oras nito. Kahit yung mga nasa bahay, please, tumayo rin po kayo. No? At kung medyo nakakailang ng konti, okay lang, naupo kayo, pero just close your eyes. Kumikit lang po kayo. Pakinggan niyo lang po ito. Gusto ng Panginoon, lahat tayo makita natin ang glory niya, ang goodness niya, ang kagandaan loob niya, ang grace niya. Mga kapatid, pinakita niya ito, even sa Old Testament, yung time ni Moses, hanggang sa inalis niya ang Israel sa pagiging slave. Inalis niya ang salot sa bayan ng Israel. At hindi lamang niya niligtas ito sa pagitan ng kanyang dugo o dugo ng tupa na inilagay doon sa hamba ng bahay. Kundi dumaan ng death ng spirit of death o angel of death doon sa taong yon o sa bayang yon o sa tahanan yon. Kundi iniligtas pa sila, inalis pa sila doon sa pagiging slavery. Dinala sila sa promised land, dinala sila sa lugar na kung saan ligtas sila. Kaya nandoon yung sinabi nga ng Lord, nakipag-covenant siya, ligtas ka physically, di ka maranas ng kamatayan, di ka maapekto ng COVID-19, and as well as dadaling ka niya sa promised land, bibigyan niya kanya ng buhay na walang hanggan. Pero dapat makita natin ang significance nito. Makita natin ang importance nito. Makita natin ang si Kristo. Church, iisa lang ang pinako, pinatay sa cross ng Calvary. Ang Panginoong Jesus. Inuulit ko po, hindi po ang mga tao, ni isang tao, hindi po si Pablo ang pinatay sa cross, hindi po si Pedro, hindi po si Maria, hindi po si kung sino-sinong tao ang pinatay sa cross. Iisang Diyos, ang Diyos Anak, the Son of God, na bumaba rito, siya nanahan sa atin, siya po yung pinatay sa cross ng Calvary. And through His blood, buong mundo po nakakaalam nito. Kahit ikaw kapatid, kung hindi mo alam, alamin mo ngayon sa oras nito. Tuturo sa iyo ang banal na Espiritu na sa pamagitan ng dugo ni Kristo, kung tatanggapin mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, kung iibigin mo siya, kung siya nga ginawa niya, inoffer niya ang kanyang buhay. Ang sabi nga ng Diyos Ama, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Makikita mo talagang
siya lang ang kaisa-isang anak ng Ama. Na siya ay pinapunta rito upang ialay ang kanyang buhay. Binubo ang dugo sa cross, pinatay, nilibing, nabuhay na muli at umupo sa kanan trono ng Ama. Ginawa yan dahil sa sobrang pag-ibig niya, for God so loved the world. Kaya kung nakikinig ka sa oras nito, alam ko na nasa puso mo, inuudyok sa iyo ng banal na spirito sa oras nito. Ibigin mo si Kristo, mahalin mo si Kristo, tanggapin mo siya bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Dahil hindi lamang buhay ang ibibigay niya sa iyo, hindi lamang ligtas ka sa oras nito. Hindi lamang yun, kundi pati buhay na walang hanggan. Yan ang gusto ng Panginoon na maranasan mo sa oras nito. Tanggapin mo siya. Pastor, paano paraan ko siya tatanggapin? Hingi tayo ng tawad. Ano mang kasalanan na gawa natin mula noon, alam naman natin, kaya siya bumaba, kaya niya inalay ang buhay niya dahil sa ating mga kasalanan. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Nawala na ng relasyon ng tao sa Diyos. Hindi na kinikilala ng tao ang Diyos. Hindi na iniibig ng tao ang Diyos. Pero tatakot silang pumunta ng imperno. Pero sabi ko nga, hindi mo tinanggap si Jesus dahil sa takot mo sa imperno. Tinanggap mo si Jesus dahil mahal mo si Jesus. Yung ginawa niya, hindi mapapantayan. Pero tayo, ang gagawin lamang natin is just to receive the Lord. Tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Yun lamang ang gagawin natin. Ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Kaya kapatid, habang nandiyan ka, nakapikit, alam ko, nangungusap sa iyo ang Diyos sa oras ito, mas maganda, papatunayan mo sa sarili mo that you love the Lord, mahal mo ang Panginoong Jesus, gusto mo, ibigay mo ang kanyang buhay, ang iyong buhay sa kanya, itaas mo lang ang kamay mo, and I will pray for you. Sige, lahat tayo, taas natin ating mga kamay, at mananalangin tayo sa isang panalangin na dapat na ito'y pumasok sa ating puso. Panalangin tayo, sumunod lang po kayo sa akin, lakasan niyo ang boses niyo. Panginoong Jesus, marami po salamat sa oras pong ito. Na nalalaman ko, ikaw ang nag-alay ng iyong buhay. Binubo mo ang dugo mo sa cross ng Calvary. Pinatay ka. Inilibing ka. Nabuhay ka na muli sa ikatlong araw. Kaya sa oras pong ito, sa pag-alay mo na iyong buhay, dahil sa aking mga kasalanan, humingi po ako ng tawad sa mga kasalanan ko na ginawa ko mula noon hanggang ngayon. Patawarin mo ako. Linisin mo ako sa pamamagitan ng iyong dugo. Marami pong salamat sa oras pong ito. Tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas na buhay ko. Marami pong salamat. Isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At ikaw na ang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Ikaw ang Diyos na maghahari sa akin mula ngayon hanggang magpakailanman. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name, Amen. 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 Tara, pangalan din ang Panginoon. Praise God, praise God. At sige po, let's serve the communion. No? At dito po sa amin ay meron pong, sa inyo po, meron pong isang tao na maghawak ng emblem. Pwede pong siya ay magabot ng
ng emblem na to. Sige po, bibigyan po natin ng oras ang bawat isa na maabot o matanggap ang emblem na to. Dahil napaka-importante po ito sa oras nito, sa communion, na meron po tayong bread representing the body of the Lord, at meron din po tayong grapes representing the blood of the Lamb. So, sige po, basta na importante, lahat po tayo ay magkaroon ng tigitigisang emblem, at tayo pong lahat ay nagsasalo-salo, at buong pamilya, sama po natin sila, maging bata man sila, kaedad man. At maganda po sa oras nito, suriin natin ang ating sarili. Kung meron tayong nagawa ng pagkakamali, maliit, malaki man, na kasalanan, sabihin natin, Lord, patawarin mo ako. Kasi sa oras pong ito, ito pong communion nito, hindi po pwedeng basta kakain na lamang tayo na hindi natin sinusuri yung sarili natin. Siyasatin natin ang ating sarili. Tignan natin kung ano itong ginawa ng Lord sa cross ng Calvary. We have to give importance to this. Sabi nga ng Lord, if you do this in an unworthy manner, eh, marami pong napahamak dahil sa kanilang hindi paggawa ng maigi o ng mainam habang sila nagsiserve ng communion. Nandito po kasi ang yes, nandiyan ang presensya ng Lord kanina pa, pero sa oras pong ito, sagrado po ito na dapat tayuan ng bawat isa. Huwag natin itong payagan na para bang we will drink and eat and be merry. Ganun lang. Hindi po ganun. No? Ito po ay katawan ng Panginoong Jesus, at ito po ang nire-represent ang dugo ng Panginoong Jesus. Kaya bigyan po natin ito ng importance. Sige po, tayo po yung mananalangin. Panginoon, marami po salamat sa oras pong ito. We celebrate the Passover. Lord, binigyan po namin ng halaga ang celebration ito. Lord, we celebrate with your people, Israel. We celebrate with your people, mga your church, ang mga nakipagkaisa sa iyo. Maraming salamat, Lord, dahil pinakita mo sa amin ang halaga ng Passover, that the Passover is the blood of the Lamb. Lord, thank you so much. At sa pagitan ng communion nito, Panginoon Diyos, kami po ay nagpapahayag that we are your people, that you are our God, na patuloy ang ating relasyon, patuloy ang ating Lord relasyon na hindi pa ginoon kayang putulin minuman. Kaya Lord, marami po salamat. Kung ano man nagawa namin, pagkakamali, maliit man o malaki, patawarin mo kami. And we pray, O God, that Lord, sa pamagitan ng iyong bread nito, representing your body, Lord God, for by your stripes we're healed 2,000 years ago. Patuloy namin itong tatayuan, patuloy namin itong yayakapin, patuloy namin ito, Lord God, na paniniwalaan na ang sa pamagitan ng mga latay kami nagsigaling na. And likewise, Lord, sa pamagitan nitong emblem ng grapes, emblem ng dugo mo, Panginoon, Lord, maraming salamat dahil sa pamagitan ng dugo mo, kami po ay napalaya sa mga kasalanan, napakawad ang aming mga kasalanan, at kami ay nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ang iyong binigay sa amin. Maraming salamat. Ikaw ang itataas, sasambahin sa bagay nito, Panginoon. Sige, taas natin ang emblem representing the body of the bread, representing the body of the Lamb. So, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperaso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inaandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Kainin natin ang bread representing the body of the Lord. Itaas natin ang grapes representing the blood of the Lamb. Ngayon din naman,
Matapos magapunan, kay nawakan niya ang sarong, sinabi. Ang sarong ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay papayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Inumin natin ang representing the blood bilang. Amen. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, for this. Sige, manalangin po tayo, Lord. Maraming po salamat sa ginawa mo sa maghapong ito. Tunay nga na ikaw ang siyang dapat na maitaas. Papuri, Panginoon Diyos, sa gawain ganito, Panginoon. Lord, hindi ko, Lord, ang mga taong nakipagrelasyon sa iyo, Lord God, I pray that patuloy mo silang udyukin. Patuloy mong ipakilala ang sarili mo sa kanila. Lord, sa mga kapatiran na dyan sa kasama nila sa bahay, help them, Lord God, to explain and to, Lord, na ipanalangin ang mga taong tumanggap sa iyo. And Lord, I pray that ikaw, Panginoon Diyos, ang hawak ng kanilang puso hanggang sa sila ipatuloy na maganap ang kalooban mo sa kanilang buhay. Napakabuti mo at patuloy kong dinadalangin ang mga taong, Lord, na nakipagrelasyon sa iyo, ng mga nalalamig, mga nanghihina. Father, I pray that you touch their hearts right now, Lord God. Huwag mong paitulot na sila, Panginoon Diyos, ay malayo sa iyo. Magkus, Panginoon, magkaroon sila ng desire to love you more, Lord God. Lord, ilagay mo sa puso nila na huwag silang mahiyan, lumapit sa iyo, kilalanin kanila na ikaw ang Diyos ng kanilang buhay. Maraming salamat and even touch our immediate family. Lord, mga nilista namin dito sa papel nito. Lord, ikaw ang umihawak ng kanilang buhay. Father, I pray, convict them of their sins, that they may receive you as the Lord and personal Savior. That they may see your goodness and your goodness will lead them to repentance. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila, Panginoon Diyos. Lord, protect them, Lord God, sa man sila nandoon. Ilay mo sila sa anumang uri ng sakit, anumang uri ng gawa ng kaaway. Lord, that you will always provide, Lord God, sa kanilang mga hapagkainan, sa umaga, sa tanghali, at sa hapunan. Maraming po salamat, Lord. I pray for peace, for Lord, sa akalawin mo sila, Panginoon Diyos. Comfort them, Lord God. And I pray also, Lord, that the spirit of joy be manifested over their lives and their families. Maraming po salamat sa biyayang ito. Ikaw ang patuloy ni Tata sasambahin for your glory in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So maganda po, no, na mga kapatiran, patuloy niyo pag-pray itong mga nasa papel natin everyday, na yung mga nalalamig, and as well as yung immediate family natin, dahil ito po yung ating pinagagawa sa atin ng Panginoon, and it so happened na dumaan tayo sa crisis na to. So tuloy-tuloy pa rin ang pinagagawa ng Panginoon, and lagi natin pag-pray itong COVID-19, pag-pray na ito yung mawala na, no? Just keep on praying. Kung naantala man, tumatagal man ito, just keep on praying. No? Wala naman pong, di po masamang ipag-pray yan. Kailangan nga ipag-pray natin lagi. Pero taluan nyo po ang salita ng Diyos, kapatid. Huwag na huwag kayong bibitaw. Huwag na huwag nyong iisipin na yung pangako niya ay hindi nangyayari. Nangyayari po yan. Amen po ba? Kung mapapasin nyo, tinuro natin, creation, the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. So, Christ is the same yesterday, today, and forever. So, patuloy po natin pinag-aaralan yan. Kaya napaka-importante po na manimpalataya tayo sa Panginoon. Amen po ba? Mag-communicate po din ako sa mga worship team tomorrow. And magkakaroon po ako ng most likely siguro sa Tuesday ng hapon. Communicate po ako sa mga core group natin, no? Dahil meron po tayong pag-usapan. Meron ba akong makalimutan? Wala. So, maganda po na magsama-sama tayo through prayers. At God bless po. Ingat po kayong lahat. See you po. See you po sa Wednesday. Wednesday po, makikita tayo sa ating Bible study. Na? Okay, mga wala. God bless. God bless po. God bless. Sige po.